Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon po sa mga manonood ng Itulay Online Tutorial. Muli, ako po ang inyong tutor sa oras na ito. Tutor Jen po para sa Araling Panlipunan 4. Ayan. So bago tayong magsimula, nais ko munang batiin ang mga nanonood kanina sa infomercial natin. Andito na sila, si Theo, si Kian, si Yuan, si Josh, si Macbiel Bonard, si Lexter. Hello sa inyo! Okay. So tayo ngayon ay darako na sa ating panibagong aralin. Pero bago yan, gusto ko munang tayo ay magbalik-aral tungkol sa mga napag-aralan natin noong nakaraang araw o nakaraang linggo. Okay. Andito rin si Namaika, si Shaima, at si Lexter. Ayan. So habang hinihintay natin ang ating screen, nais ko rin batiin si Jerlyn na nanunood mula sa Grade 4 result from Bacolor Elementary School. Magandang hapon po sa mga tiga Bacolor Elementary
School. Muli, ako po ang inyong tutor sa oras na ito, Tutor Jen po, para sa Araling Panlipunan 3. Dito pa rin sa nag-iisang Itulay Online Tutorial, hatid sa atin ng Educational Technology Unit ng DepEd. Ayan. So tayo pa rin ay nasa ikatlong markahan at tayo ngayon ay nasa Module 6 na. So ang ating pag-uusapan sa hapon na ito ay ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa pang-edukasyon at pang-kabayataan. Ayan. So bago tayo magpatuloy, narito ang mga inaasahan ninyong matututunan sa araw na ito. So nasusuri ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa pang-edukasyon at sa pang-kabayataan. At syempre, natutukoy ang mga problema ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng edukasyon at pangkabayataan. So bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang ating shootie of the week sa nakaraang linggo, week 5. Yan ay si Luciana Joy S. Fernandez, grade 4 blue, na nagmula sa Balite Sur Elementary School sa San Carlos, Pangasinan City. Ayan siya oh. Pinicture niya yung sarili niya na nanunood at nakikibahagi sa ating talakayan noong nakaraang linggo, week 5. Ayan. Tapos sined niya kay teacher Jen, kay tutor Jen, at pinost din niya ito sa social media o sa Facebook gamit ang hashtag na Itulay 84 with Tutor Jen. Congratulations, Luciana! Ayan. So tayo ngayon ay magbaliktanaw. Ano nga ba ang departamento o kawanin ng gobyerno ang ating napag-usapan noong nakaraang linggo? Tingnan ko nga. Tingnan ko sa ating comment section kung natatandaan pa ninyo. Anong kawanin ng gobyerno o ng pamahalaan ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Ayan, si Alia, magandang hapon po. Watching from Tilapayong Elementary School, Baliwag, Bulacan. Hello po sa inyo. Kyle Mirasol, grade 4, innovative from Justado, P. Makapagal Elementary School. Magandang hapon po. So ano nga ba ang kawanin ng gobyerno na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Good afternoon, Alexander. Okay. So yan, ang kawanin ng gobyerno na pinag-aralan natin noong nakaraang araw o nakaraang linggo ay ang Department of Health o ang kawanin na pangkalusugan. Yan. So bilang pagbabaliktanaw, nais kong unawain ang mga sitwasyon sa bawat item. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin ang pagbabaliktanaw. Una, ano ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na namamahala sa serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan? Ito ba ay letter A, kagawaran ng edukasyon? B, kagawaran ng kalusugan? C, kagawaran ng transportasyon at komunikasyon? O letra D, kagawaran ng agrikultura? Ang sabi ni Ian, DOH. Tama, Ian. DOH ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Tama rin si Ayeshield. Okay. So ayan, ang dami ng sagot. Kung ang sagot nyo ay kagaya ng kina Josh, John Paolo, Kathleen, Mika Mariel, ang sagot nila ay letrang B, kagawaran ng kalusugan. Are fantastic! Tama ang sagot ninyo. Pangalawa, ito ang programa pangkalusugan para sa mga bata laban sa sakit na diarrhea, polio, tigdas at trangkaso. A, pagbabakuna. B, National Health Insurance. C, programa sa mga ina at kababaihan. O letrang D, DOH Complete Treatment. Ano pa yung sagot sa number 2? Ang sabi ni Kyle, letter A. Ayan, ang dami pang humabol dun sa number 1. Na ang sagot natin ay letrang B. Tama kayo. Sabi ni Lexter sa number
Okay, sabi ni Lexter sa number 2 daw ay E. Okay, sabi ni Theo, letter A din. Ang tamang sagot ay letrang A, pagbabakuna. Are fantastic sa mga sumagot ng letter A. Susunod. Ang patlang ay itinatag upang magkaroon ng siguro o seguridad ang lahat ng mamamayan na mapagkalooban ng may kalidad na pasilidad at serbisyong pangkalusugan at pagkamit ng pangkalahatang kalusugan. Ano kaya ito? A. Pagbabakuna. B. National Health Insurance Program. C. Programa sa mga ina at kababaihan. O letrang D. DOH Complete Treatment Act. Ano kaya ang sagot sa number 3? Para daw pati yung mga sa mga dibdib na lugar ay maabot ng serbisyong medikal. Ano kaya ito? Sabi ni Kyle, letrang B. Sabi din ni Alexander, letrang B. So, ang sagot ay letrang B. National Health Insurance Program or NHIP. Nakapaloob dito ang PhilHealth. Are fantastic! Number 4. Ang patlang na pagpapatingin sa sentrong pangkalusugan ng mga nagdadalang tao, libreng bitamina para sa kanila at libreng bakuna laban sa sakit gaya ng neotetanus para sa kalusugan ng mga ina. Kailan ba dapat gawin ito? A. Regular. B. Araw-araw. C. Paminsan-minsan. O D. Wait lang. Lingguhan. Ano kaya ang tama sagot sa number 4? Ang sabi ni Alexander, letrang C. Okay, sabi ni Ian, letrang D. Alamin natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letrang A. Regular dapat na magpatingin. Una sa lahat, ito ay libre naman. So, kung merong sa mga kababaihan dyan, kung merong kang nararamdaman or mga katanungan tungkol sa iyong pagbubuntis, kailangan itong idulog or magpatingin sa pinakamalapit na center, health center sa ating barangay. At sa panglimang bilang, nakasalalay sa patlang ang pagbubuo ng desisyon para sa pang-araw-araw na kahihinatnan ng kanyang buhay at maging ng lipunan na kanyang ginagalawan. A. Pamahalaan. B. Kapwa-tao. C. Pamilya o letrang D. Tao. Ano kaya ang sagot? Okay. Sabi ni Mika, yay! Tama ang sagot niya kanina. Sabi ni Kyle, letrang A daw para sa number 5. So, ang tamang sagot ay letrang D. Fantastic! So, tayo ngayon ay handa na upang subukin kung ano ba ang nalalaman ninyo para sa ating bagong aralin. Subukan natin sagutan ito bago tayong magpatuloy sa ating bagong aralin. So, lalagyan lang ninyo or sasagot lang kayo sa comment section ng check kung nakatutulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan o X naman kung hindi nakakatulong. Handa na ba? Una, paglalagay ng mga ilaw. Hello, Ma'am Jen. Po? Ma'am Jen. Hello po. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Ma-share lang po ng screen natin. Ay, nawala po. Sige po. Apo. Thank you. Apo. Bakit siya nawala? Oopsie. Oh, wait lang. Nasa part na tayo ng subukin. So, lalagyan lang ninyo ng mag-comment lang kayo ng check kung tama o nagpapakita ng kaayusan at kapayapaan ang pahayag at X naman kung hindi. Okay? Una, paglalagay ng ilaw trapiko sa malalaking kalye. Ilaw trapiko, ito yung stoplights kung tawagin. Pero sa English ang tawag dito talaga ay traffic lights. Okay? Ang stoplight ay yung kulay pula or red. Okay? So ano kaya ang sagot dito sa number 1? Sabi ni Theo, X daw. Sabi ni John Carl, check. So ang sagot ay
check. Kailangan ito para maging mas maayos ang daloy ng trapiko. A. Pangalawa, banggaan ng motorsiklo at kotse sa kalsada. Ito ba ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan o hindi? Para sa ikalawang bilang? Oh, madaming sumagot sa number one na check. Sabi ni Shaima, sa number two ay X daw. Gayon din si Lorena at si Theo. Si Lexter at si Kyle, X din ang sagot nila. Tama. X ito dahil hindi ito nakakatulong para mapanatili ang kapayapaan. Okay. Pangatlo, kaguluhan sa Timog Mindanao. Parang bonus na to, no? Dahil na-excite si Tutor Jen. Ano kaya ang sagot sa number three? Kaguluhan sa Timog Mindanao. Ayan, X daw. Sabi ng karamihan ni Yuan, ni Rafael, ni Gina. Ayan, X ang sagot dito. Dahil anumang klase ng kaguluhan ay hindi nakakatulong. Hindi ba? Minsan, marami pa itong salik na maaaring magdulot talaga ng mas malalapang usapin o problema. Sa pang-apat na bilang, pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga kababaihan. Ano kaya ang sagot sa number four? Pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga kababaihan. Ayan, ang daming sumagot. Ang sabi ni Shaima, check down. Ganun din si Lorena, si Adore, si Mita. Ayan, ang tamang sagot ay check. Tama yan. At sa panglimang bilang, pagpapatupad ng mga pulisiya hingil sa kapayapaan, mga policies o mga alituntunin para sa kapayapaan. Ano kaya ang sagot sa number five? Ayan, ang daming sumagot ng check sa number four. Ayan, sabi ni Aliyah, check daw. Sabi ni Shai, check. Lexter, check. Ang tamang sagot ay check. Ayan. Ngayon naman, may isang tao na nagsabi, ito ay sa apelyido niya ay si Enriquez. Ang sabi niya, ang edukasyon ay hindi lamang susi sa tagumpay, kundi sa marami pang bagay. Okay, sumasang-ayon ba kayo sa sinabi niya? Ang edukasyon daw ay hindi susi sa tagumpay. Hindi lang sa susi para magtagumpay ka, kundi sa marami pang bagay. Sumasang-ayon ba kayo rito? Okay. Kundi sa marami pang bagay, ang kaalamang natututuhan natin sa paaralan, ang nagbubukas o nagmumulat sa ating kaisipan tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Okay. At ito din ang nagdadala sa atin sa lugar kung saan tayo nararapat na magmanat ng buto. Di ba sabi nila, hindi ka man mayaman, pero kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, isa itong yaman na hindi makukuha sa'yo nino man. Di ba, natatandaan ko, sinabi ito ng nanay ko sa akin, hindi tayo mayaman, pero ang pag-aaral ay siyang pinakamalaking yaman na maaari kong ipamana sa inyo. Na feeling ko naman ay totoo dahil hanggang ngayon, ang mga napag-aralan ko ay talagang nagagamit ko kahit saan man ako magpunta. Edukasyon din ang nagbubukas ng daan upang malaman natin ang ating karapatan na may kaakibat syempre na pananagutan. Okay. So narito ang limang programang pang-edukasyon ng ating pamahalaan. Oo, ang ating tatalakay na departamento o ahensya ng gobyerno ngayon ay ang Department of Education o ang DepEd. Ayan. Una ay ang Basic Education Program o mas kilala sa K-12. Ito ang ating kasalukuyang curriculum, K-12. Ibig sabihin, kinder up to grade 12. Ayan. Nilalayon nitong magkaroon ng kahandahan ang bawat kabataan para sa kolehiyo at hanggang sa sila ay makapag-aral na. Ngayon, kasalukuyan, kayo ay nasa ika-apat na baitang. Okay, yan ang K-12. Ikalawa, ang daycare center. Sino dito ang nag-aral sa barangay nila noong
sila ay 18 months o isa't kalahating taong gulang hanggang 4 na taong gulang. Ayan. Sino dito yung nag-daycare? Ito usually yung mga naka-red na uniform, hindi ba? Tapos yung teacher nila ay isang empleyado ng DSWD. Okay, ayan. Hi po kay Justin, watching from Sungai Elementary School. Ako po, sabi ni Mika at Justin, sila daw ay nag-daycare. So, sumusunod ang mga daycare center na matatagpuan sa lahat halos ng barangay sa Pilipinas. Halos ata sa buong Pilipinas, merong mga daycare centers. At alam niyo ba, tumatanggap sila ng mga batang mula 18 months. Ibig sabihin ng 18 months, isa't kalahating taong gulang, ganun kabata ang tinatanggap nila sa daycare center hanggang 4 na taong gulang. Ayan. Tinitrain na sila na kailangan pumasok sa eskwelahan. Ayan. Na may merong mga iba't ibang activities na pwedeng gawin sa paaralan. Yun ang sinasanay nila sa mga batang pumapasok sa daycare center. Ayan. Hello po kay Chino Jaime Santos. Ayan. At ang pangatlo ay ang Out of School Youth Program o kilala sa acronym na OSY. Ayan. Tingnan niyo yung mga bata. Ang programang ito ay programa sa mga kabataan na nahinto sa pag-aaral. Siguro dala ng kahirapan o mga iba pang mga dahilan, nahinto ang mga kabataan ito sa kanilang pag-aaral. At nangangailangan o pinangangalagaan ng kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ng programang Abot Alam. Okay. Layunin ng programa na ito na mabawasan ang mga out-of-school youth at tulungan sila na makabangon muli. Ayan. At maghanda para sa pagninegosyo o kaya naman sa pagtatrabaho. Binibigyan sila ng pagkakataong makapag-aral muli sa pamamagitan ng ALS or Alternative Learning System. Okay. Sa mga oras at araw na libre sila at hindi naghahanap buhay. Ayan. So, hindi reason talaga, hindi dahilan ang kahirapan para hindi ka makapagtapos ng pag-aaral dahil hindi ka pababayaan ng kagawaran ng edukasyon dahil may mga programa ang ating pamahalaan na inilaan o ginawa para sa mga batang out of school youth or mga nahinto sa pag-aaral. Hi, Theo. Okay. Hello po kay Ma'am Mary Chris Jaca. Ayan na. Nag-aaral sa Tila Payong Elementary School, Baliwag, Bulacan. Ayan. Sabi ni Martin Angel, opo, ma'am. Sabi niya, sabi ni Ian, opo, hindi daw dahilan ang kahirapan para hindi ka magpatuloy sa iyong pag-aaral. Ayan. Pang-apat na programa ng Department of Education ay ang edukasyon para sa mga indigenous people or IP. Ito yung mga kababayan natin na nasa mga kabundukan or sa mga hindi pa masyadong sibilisadong mga lugar o ang mga katutubo nating kapatid. Ayan. Ayan. Ito ang pang-apat na programa ng edukasyon para sa mga indigenous people o mga katutubo nating mamamayan. Tinuturuan sila ng literacy. Ibig sabihin, pagbabasa, pagsusulat, arithmetic, ayan, math. At layunin ding mapangalagaan at mapagyaman ng lalo ang kanilang kultura. Ayan. So pati yung mga kapatid natin na indigenous people, hindi yan kinakalimutan ng ating pamahalaan dahil may nakalaan na programa para sa kanila. Okay? Ayan. At ang pinakabago ay ang libreng edukasyon para sa kolehiyo. Ayan. Para sa mga kabataan natin na hindi na nila kayang makapag-aral sa kolehiyo, may sagot na po dyan dahil hindi kayo kinalimutan ng pamahalaan natin.
sa Visa ng Republic Act Number 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education, nagkaroon po ng libreng edukasyon para sa kolehiyo, para sa mga kabataang Pilipino. May kilala ba kayo yung ate nyo or kuya nyo na nakapag-avail nito or nasa kolehiyo na sila at libre silang nakakapag-aral? Ako personally, yung mga pinsan ko ay nag-aaral ng kolehiyo at libre ito. Okay. Ang panghuli at ang pinakabagong programa ng Department of Education ay yan, ang libreng edukasyon para sa kolehiyo. Ayan. Nakakasunod pa ba kayo? Meron po si ate ko, sabi ni Martin. Good afternoon po, Ma'am Eileen. Magandang hapon po, watching from Commonwealth Elementary School. Hello po sa inyo, Carl Honghong. Ayan. Isunod na nating suriin ang isa pang itinataguyod na paglilingkod ng pamahalaan na lubharing nakakatulong sa mga mamamayan. Ito ang programang pangkapayapaan. Ayan. Importante yan, di ba? Importante na ang bawat isa sa atin ay panatag na namumuhay dahil alam nilang may pro-protekta sa kanila at nasa payapang lugar sila. Diba? Kayo, ano bang mararamdaman ninyo kung kayo ay nasa isang magulo at hindi payapang lugar? Hindi ba't mag-aalala ka? So, ang ating pamahalaan, meron siyang inilaan na programa para sa kapayapaan ng buong Pilipinas. Ang kapayapaan ay nararanasan sa isang komunidad kung ang kasapi nito ay nagkakaunawahan at nagkakaisa sa isang mithiin. Meron daw kapayapaan kapag ang mga tao sa isang komunidad ay nagkakaunawahan at nagkakaisa tungo sa isang mithiin. Ayan. May mga pagkakataong hindi nakakamit ang kapayapaan dahil sa hindi pagkakaunawahan, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng kaguluhan. Hindi ba? Hindi lang ito sa isang lugar, maging sa pamilya natin. Minsan meron tayong hindi pagkakaunawahan, pero bilang isang pamilya, nare-resolve natin ito, hindi ba? Ganon din ang ginawa ng pamahalaan natin para sa buong Pilipinas. Nagkaroon ng programang pangkapayapaan para panatag ang mga mamamayan na naninirahan dito. Gayon din, nakakaapekto ang kaguluhan sa kalagayan ng pang-ekonomiya ng ating bansa o ng isang komunidad. Upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mamamayan, may mga ahensya ang pamahalaan na tumutugon sa pangangailangan ito. Nagpapatupad ng kapayapaan ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga kasapi sa komunidad. So, ito yung mga programa na ginawa ng ating pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan. Una, ang sandatahang lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines o kilala sa acronym na AFP. Ito ang pangunahing lakas na tagapagtanggol ng ating bansa. Ayan. Sila ang tungkulin ng mga ito ay ang ipaglaban ang ating bansa laban sa mga mananakop o sa nais manggulo sa ating kapayapaan. Ayan. Sila ang nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Ang sandatahan ay binubuo ng tatlong grupo. Ayan. Una ay ang hukbong katihan o ang army. Ayan sila. Hukbong dagat o navy. Ayan, yung nagbabantay sa ating mga karagatan. Ayan, ang hukbong dagat ang tawag doon or navy. At ang hukbong himpapawid o ang air force. Ayan, ang tatlong mga ahensya na nagpapatupad at nagtatanggol sa ating kapayapaan. Hukbong katihan o army, hukbong dagat o navy, hukbong himpapawid o Air Force. Meron ba sa inyo ang gusto o pangarap nilang mapabilang sa mga hukbong ito? Meron ba? Sabi ni Alexander, Army po. Ayan. Sabi ni
Aliya, opo, meron daw. Sino kaya? Sino sa inyo ang gustong ipagtanggol ang ating bansa? Ayan. Kailangan nyo sumama or ayan, nakibahagi, maging bahagi ng tatlong grupong ito. Kung nais nyo yon. Okay? Ako po ma'am, Navy po, sabi ni Layla. Sabi ni Lexter, ako. Sabi ni Alexander, gusto daw niya, Army. Okay. Ayan. Susunod naman ay ang Department of National Defense or DND. Ayan. Tungkulin naman nito, okay, tungkulin naman ng DND na pangalagaan ang katahimikan sa loob at labas ng buong bansa at tiyakin ang seguridad dito laban sa mga panganib. So, ang Department of National Defense, siya ang nangangalaga sa katahimikan natin. Kung meron man silang nakikitang kaguluhan, sila na ang unang nagtatanggol sa ating bansa. Yan ang Department of National Defense. Pangatlo, ito alam na alam nito, ang mga lokal na pamahalaan, local government units o mas kilala sa tawag na LGU. Sino ba yung bumubuo sa LGU? Yan. Ang lokal na pamahalaan o local government units o LGU ang binubuo nito, ang alkalde, mayor, ang gobernador. Ayan. Sino pa? Alam ko, alam niyo na yun eh. Ayan. Mayor, governor, mga councilors. Ayan. Sino pa? Sabi daw ni Lexer, siya daw, Air Force daw, mayor, sabi ni Ian Punzalan, mga councilors, sa barangay ninyo, anong tawag doon? Sa ating pinaka-pinuno sa barangay. Kagawad po, sabi ni Layla, tama? Siya ay bahagi ng local government unit. Ayan. Kagawad po, ayan. Kapitan, tama? Ayan. Kapitan ang tawag sa, okay, sa pinuno ng ating barangay. Ayan. Ang katahimikan at kaayusan ng lungsod at bayan ay kapayapaan din ng buong bansa. Kapag payapa ang isang bayan, susunod na ang lahat, di ba? Ayan. Tumutulong ang mga LGUs o lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Paano sila ay gumagawa ng iba't ibang ordinansa? Okay? Para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa puok na kanilang kinasasakupan. Hindi ba? Yung mga mayor, meron silang iba't ibang mga ordinansa. Depende sa lugar na kanilang kinasasakupan. Para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang bayan. At naglalayo na kapayapaan, ayun nga, peace and order sa English, sa kanilang bayan or lugar. Yan. Susunod. Ito. Pambansang pulisya ng Pilipinas or Philippine National Police o mas kilala sa acronym na PNP. Ang mga PNPs o mga pulis ay kaagapay ng LGU tungo sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan pati na kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ang PNP ang lakas ng hanay ng kapulisan ng bansa at sila ang kaakibat ng mga local government units sa pagpapanatili ng kaayusan at paghuli sa mga taong lumalabag sa batas. Katulong pa rin sila sa pagpapatupad ng batas trapiko. Pati yung mga lumalabag sa batas trapiko, okay? Hinuhuli din at ayan, hinuhuli din ng mga pulis yan. Opo ma'am, sabi ni Alexander. Sino ba ang gustong magpulis dito pag laki niya or pagkatapos niyang mag-aral? Ayan, si John Carl daw, pangarap niyang maging pulis. Tama yan. Okay. At ang panglima, payapa at masaganang pamayanan or pamana. Itong programa naman nito
ay para sa mga lugar na apektado sa kaguluhan at mga lugar na sakop ng umiiral ng mga kasunduang pangkapayapaan. Mayroong 7 lugar at rehiyon ang nakikinabang sa programang ito. Ito ay kilala sa tawag na Zambasulta. Okay? Na tumatayo sa mga 4 na lugar na ito. Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Anong masasabi niyo sa lugar na 'yon? Sa mga lugar na 'yon. Hindi ba yung mga lugar na 'yon ay ang pinaka minomonitor ng mga LGUs or ng mga pinuno para laging maging peaceful at maging payapa ang mga lugar na yan. So, gumawa ang ating gobyerno ng programa para sa mga specific or mga lugar na ito. Yun nga ang Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Okay. So, ayan. Layunin ng programang ito na mapaunlad ang kabuhayan at pagkakataon para makapagtrabaho sa mga lugar na may hina at may kaguluhan, palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamunuan at isulong ang mga plano at programa nito sa kapayapaan at paghihikayat sa mga mamamayan na makibahagi o makiisa sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran ng komunidad. Yun ang number one na objective o layunin ng pamana, payapa at masaganang pamayan. Pamayanan. Okay? Specifically sa mga lugar na ito, Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ngayon, pagyamanin naman natin. Ayan, tingnan ko kung may naunawaan kayo sa ating talakayan ngayong hapon na ito. So, i-comment nyo ang araw sa comment section kung ang pangungusap ay tama at kidlat naman kung hindi. O kaya naman, kung wala kayong mga ganong emoji, maaari nyo na lang isulat na tama o mali sa ating comment section. Handa na ba kayo? Una, ang edukasyon para sa lahat ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng bawat Pilipino, bata man o matanda. Ito ba ay tama o mali? Araw, sabi ni Mika, Mariel, ayan, tama daw, sabi ni Josh. Sabi ni Kyle, araw. Sabi ni Carl, tama. Ayan, sun yan or araw. Are fantastic, tama yan. Yan kasi ang pinakaunang goal or ang pinakaunang layunin ng Department of Education, ang mabigay at mapabuti ang edukasyon ng bawat bata o kahit ng matanda sa ating bansa. Pangalawa, pinaniniwalaan ang tao ay isang malaking yaman ng bansa. Tayo daw, mamamayan, mga Pilipino, malaking yaman daw tayo sa ating bansa. Ang sabi ni Kyle, araw, which is tama. Araw po. Sabi ni Sid, kung ang sagot nyo ay kagaya ng kina Aliyah, Paulo, Sophia, Martin, Ian, araw, kayo ay tama. Are fantastic! Pangatlo, tungkulin ang bawat mamamayan na panatilihing payapa or mapayapa at ligtas ang komunidad na kanilang kinabibilangan. Tungkulin din daw natin yun. Hindi lang ng ating pamahalaan, dapat gawin din natin yung part natin. Okay? Tama ba yun o hindi? Kung ang sagot nyo ay kagaya ng kay Kyle, ng kay Layla, ng kay Sid, ng kay Josh, Lexter, na araw, kayo ay tama or fantastic. Kaya nga, di ba, pinangangalagaan tayo ng ating pamahalaan? Ayan. Dahil meron din tayong tungkulin. Dahil tayo ay yaman na itinuturing ng ating bansa, kailangan din natin gawin ang ating tungkulin bilang mga mamamayang Pilipino. Ayan. Ika-apat na bilang, hindi pinaiigting ng pamahalaan ang layunin nito na mapangalagaan at mapagyaman ang kultura ng mga katutubong indigenous people.
Kaya ang sagot sa number 4. Yay! Sabi ni Martin. Martin, hello. Ayan, ano kaya ang sagot sa number 4? Hi, Jessery. Number 4, kidlat. Sabi ni Shaina. Sabi ni Shaima, ni Kyle. Sabi ni Martin, ni Aliyah. Ang sagot nila ay kidlat. Are fantastic. Diba nga, may ginawa silang, may ginawa ang ating gobyerno na na programa para sa ating mga katutubong mga kapatid. Kaya hindi tama ang number 4. Mali siya. Number 5. Hindi na kinakailangan pa ang mga negosasyong pangkapayapaan sa palitan ng ating pamahalahan doon sa mga makakaliwa at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Hindi na daw kailangan ng negosasyon kung sakaling meron mang mga alitan gaya ng mga nasabi sa ikalimang bilang. Kidlat daw, sabi ni John. Mani po, sabi ni Martin. Josh, kidlat daw. Tama, are fantastic. Anumang usapin pangkapayapaan o negosasyong pangkapayapaan ay mahalaga at kailangan. Okay? Napakahusay naman ninyo. Ngayon, try naman natin ito. Pupunan lamang ninyo ng tamang salita ang bawat patlang upang mabuo ang mga talata. Ayan, meron tayong mga sagot sa ating kahon. K-12 Basic Education Program, Filipino, Pamahalahan, Ligtas, Mamamayan, Komunidad, at Kaayusan. Okay, simulan na natin sa number 1. Tungkulin ng patlang na pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan sa larangan ng edukasyon. Ano kaya ang sagot sa number 1? Tungkulin daw ng patlang na pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan sa larangan ng edukasyon. Ang sabi ni Maria Janine Ubak, pamahalaan, gayon din si John. Gayon din si Theo. Tingnan natin. Ang sagot ay pamahalaan. Are fantastic! May itinataguyod na mga programa sa edukasyon ang pamahalaan na naglalayong maitaguyod ang kapakanan pang edukasyon ng mga patlang. Ano kaya ang sagot sa ikalawang bilang? Sabi ni Josh, yay! Kasi tama yung sagot niya. Number 2, sabi ni Martin, mamamayan. Ayan. Ang dami pang humabol sa number 1 na pamahalaan. Okay. Ang sagot sa number 2 ay mamamayan. Tama ang sagot niyo. Ikatlo, ang... Naputol tayo, no? Okay. Ang patlang ay isang programang naglalayong makamit ng bawat mag-aaral ang mga kasanayang kailangan niya sa pag-aaral, pagpasok sa kolehiyo, at pag-empleyo o pagiging entrepreneur. Ano kaya ang sagot sa ikatlong bilang? Ikatlong bilang na tayo. Ang programang naglalayong makamit ng bawat mag-aaral ang mga kasanayang kailangan niya sa pag-aaral. Ano kaya ito? K-12 Basic Education Program po, sabi ni Martin. Ayan. K-12 Basic Education Program po, sabi ni Mika. Ang tamang sagot ay, tama, K-12 Basic Education. At ang pang-apat na bilang, karapatan ng bawat patlang na mamuhay ng mapayapa at ligtas sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ano kaya ang sagot sa number 4? Karapatan ng bawat patlang na mamuhay ng mapayapa at ligtas sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Tungkulon din ng bayan. Ayan, number 5 yun. Filipino, sabi ni Arkin. Hi, Arkin! Merry Kaayusan daw, sabi ni Josh. Filipino. Ang sagot ay Filipino. Are fantastic! At para sa ikalimang bilang, tungkulin din ng bawat mamamayan na panatiling mapayapa
at patlang ang komunidad na kanyang kinabibilangan. Ano kaya ang sagot sa ikalimang bilang? Ligtas po, sabi ni Alexander. Ayan, ligtas po, sabi ni Shaima. Arkin galang, hello Arkin, ligtas daw po. So ang sagot sa number 5 ay kaayusan. Okay. So yan na, alam na ninyo ang tungkulin ng ating pamahalaan tungkol sa edukasyon at kapayapaan. So nais ko namang maglambing sa inyo mga bata at mga magulang at sa mga kapwa ko guro. Paki-like niyo naman po ang ating page na Itulang 84 with Tutor Jed. At nice kong ibahagi ninyo, mga larawan ninyo habang nakikibahagi kayo sa ating talakayan ngayong hapong ito, gamit ang hashtag Itulay84 with Tutor Jen or Itulay84. Ayan. At syempre, mapapanood din po ninyo ako sa DepEd TV. Ayan po, nasa screen po ninyo kung saan po sila pwedeng, o kung saan po pwedeng panoorin ang DepEd TV. Sa DepEd TV po ako ay nasa ikatlong baitang ng science. At abangan po ninyo yung episode namin kasama si Kuya Kim at Yenza. Pumunta kami sa bahay niya at pina-explore niya sa amin yung mga alaga niyang hayop. Abangan niyo yun ha, panoorin ninyo at ang iba pang mga programa sa DepEd TV. Siyempre, kasama pa rin ang aking amazing partner na si Teacher Ethel. Okay. Salamat sa inyo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Thursday. Dito lang sa nag-iisang Itulan. Susunod na si Tutor Mark para sa 84. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!